Sa Siniluan, Laguna, arestado ang Dimanoy supplier ng marijuana na posibleng ginagamit sa tsongkilate o tsokolate na hinahaluan ng marijuana. Kasama raw sa drugs watchlist ang suspect na nahulihan ng baril, marijuana at hinihinalang shabu. May exclusive report si John Consulta. Nang makumpirmang nasa area na sa Siniluan, Laguna ang target ng operasyon, agad kumilos sa mga operatiba ng Laguna Provincial Intelligence Branch. Agad pinalibutan at pinatapa sa semento ang 32-anyos na suspect na si Marley Consignado. Pero nanatiling tensyonado ang sitwasyon nang tumanggi si Consignado na ilabas ang kanyang kanang kamay na kanya pang dinaganan, kaya pinwersa na siya ng mga polis. Nang maiangat ang suspect, bumungad ang isang caliber 22 na baril at 5 bala. Na-recover din sa kanya ang ilang marijuana at hinihinalang sa siya ng shabu. Ayon sa Laguna Police, kasama si Consignado sa drugs watch list ng Siniluan. Isa rin umano siya sa mga nagsusupply ng marijuana sa ilang eskwelahan sa Laguna at maaaring pinanggalingan din ng marijuana na ginagamit sa paggawa ng tsongkilate o yung tsongki na hinahalo sa tsokolate. Mga estudyante din ang kumuha, nakakuha natin ng informasyon na bigay sa atin nang mapanood na nila itong tsongkilate sa 24 oras. Nagkaroon tayo ng intensive validation dyan, at nalaman natin itong si Certain Marte Consignado. Ito ang nagsusupply ng mga tsongki. Tsongki lang doon siya sa eskwelahan na yon. Tumanggi magbigay ng pahayag ang suspect. Ina-examine ngayon ang kanyang cellphone para matukoy ang ibang kasamahan at mga sinusupplyan ng droga. Namigay naman ng flyers kontra tsongkilate at marijuana ang Laguna Police sa iba't ibang eskwelahan sa Laguna. Bukod sa shabu, mas pinalakas na kampanya kontra tsongkilate at marijuana ang ikinakasandaraw ng polisya sa buong probinsya. Sa mga kabataan, sa mga estudyante, so maaaring pagsimulan itong marijuana. And then after na mahook na sila dito or maging addictive na sila dito, pwede na silang mag-ship sa shabu. Hindi tayo papayag yan. Babantayan natin at saka tuloy natin ating laban sa droga. John Consulta, GMA News.